hindi mahaba mga katiit. Ito yung mahaba. Kaya andoon yung treasure mga katiit. Positive mga katiit na dito talaga ang treasure. Straight lang natin yung triangulation. Tapos dito, ayan mga katiit. Andito ang treasure mga katiit. Treasure enclosed. Ito yung tatalakay natin na badger mga katiit, ano? Isang bato na may napakalaling na mga guhit na sign mga katiit na ginawa ng mga Yamashita soldier mga katiit, no? Na posibleng may ibinaon or treasure enclosed mga katiit. Pag ganitong mga marker mga katiit ay isa yung klarong man-made. Hindi ka magdadalawang isip na mag-isip na made of nature. Kasi ang made of nature mga katiit, ito ang types of made of nature mga katiit. Ganyan mga katiit, ang types of made of nature, walang mga guhit. At ito pa mga katiit, yan. Ang made of nature mga katiit. At itong nasa gilid mga katiit, sa iyan mga katiit, may malaki siyang butas mga katiit, ano? Ayan mga katiit, so may malaki siyang butas na ginanon parang dinamita ng pantunaw, tapos tinanggal dito, ginawang marker. Ano mga katiit? Parang tinanggal. Ganun mga katiit. Ginawang marker. At dito naman sa kanyang babaw mga katiit, mayroon siyang malalim na butas. Pag ganun, para siyang triangle mga katiit. Ayan mga katiit, so isang triangle, triangulation to mga katiit. Ayan, isang triangulation. At ating gamitan to ng triangulation mga katiit na pagdilikod. Ang gagamitan natin to ng triangulation mga katiit is puntahan natin dito sa pointer niya dito at doon. Pag wala doon mga katiit, dito at dito, possible dito binaon sa ibaba mga katiit. Dito pointing down. Kasi pag napupuno ito ng tubig mga katiit, is dito dadaloy ang tubig, yang may guhit na yan mga katiit. Tapos doon. Ang pagbaon kasi ng mga Yamashita soldier mga katiit ay inalintulad na sa nature mga katiit, na kung saan dadaloy ang tubig, doon din nila ibinaon mga katiit. At kadalasan makikita natin ang mga marker mga katiit na pinagbaunan ng mga Yamashita soldier ay sa creek talaga mga katiit. Ito mga katiit, isang napakalaking guhit mga katiit. Para siyang mukha mga katiit. Parang may mukha to mga katiit eh. Ito yung bibig. Ayan mga katiit, so. Tapos isang mata. At ito pa mga katiit. At mga katiit, so. Parang isang mata. Ayan nga mga katiit. Ito mga katiit. Parang hindi siya klarong si mga katiit. Possible upang marami nang nakakuha ng treasure enclosed mga katiit sa may bato mga katiit. Pag ganitong area mga katiit ay may malalaking bato,
Ayan mga katiit. Imposibleng makapagbaon ang mga soldier na napakalalim ng mga malalaking bato mga katiit. Imposible na makapagbaon sila ng malalim mga katiit. At ito mga katiit, isang marker na maitim. Ayan mga katito, sobrang itim. Parang ginamita ng nung tawag doon, nung parang yung panglagay nila sa gold mga katit na masa na maitim na ginawang bato para hindi maklarong gold mga katit. Ito mga katit, isa lang tong marker na ginawan, nilagyan nila ng maitim na masa mga katit. Dito sa likuran niya mga katit, may ginawa sila ang marker dito. Ayan mga katit, oh. Parang box dito. Yan mga katit, oh. Ito ay ginawa to mga katit. Ito ay ginawa ng mga man-made na Yamashita soldier mga katit. Ito mga bato na to. Ayan. Parang pinukpok mga katit or ginamita ng chemical na ginawang marker. Kaya nga nilang magbutas ng ganun ka laki mga katit. Ito ba kayang ganito na mga maliliit. Ang mga Yamashita soldier kasi mga katiit, hindi yan basta-basta mga katiit. Ginamitan kasi nila ng mga specialist engineer, ng mga may pinag-aralan din na mga soldier mga katiit. Hindi basta-basta ang kulbaon ng mga kilamana ng mga hapon. Kaya pag may makikita tayo na ganito, possible, madali lang hanapin ang nasa treasure enclosed na bato mga katiit. Pero pag lagi kang nag-iisip na maghukay pero hindi mo naman tiningnan yung bato na ano, may nakatakip lang, hindi mo nakuha talaga makakit kasi andoon lang sa bato hindi mo tiningnan ng maayos. Kung bago ka maghukay mga katiit, tingnan mo muna yung bato kung halo ba or halo ba or may nakatakip lang mga katiit. Kasi minsan kasi mga katiit ay lagi tayong nag-keep na maghukay agad pag may marker, hindi tiningnan yung paligid, yung mga bato kung anong nakalagay, kaya nababaiwas tayo sa ano mga katiit, sa kayamanan possible mga katiit. Ito mga katiit, I think treasure enclosed to mga katiit. Ayan mga katiit, isang mata. Tapos ito mga katiit, parang takip lang siya mga katiit, no? Ayan mga katiit, may butas din siya doon mga katiit. Tapos may butas din dito. Para siyang isda mga katiit. Puntahan natin ito mamaya sa malayo mga katiit.
subukan nating pupukin to. Baka halo to mga katiit. At treasure enclosed to mga katiit. Baka jackpot na to mga katiit. Ayan mga katiit, so. Oh. Gumagalaw mga katiit. Ayan mga katiit. Oh. Napakahalo mga katiit. Subukan natin dito sa ibabaw. Halo nga mga katiit. Yun mga katiit. Halo. Possible. Ginawan itong lana ang butas mga katiit. Ganito. Tapos nilagyan ng bato. Tapos nilagyan ng masa mga katiit. Ayan mga katiit. So. Klarong-klaro na masa lang mga katiit. Na nakakapit. Ayan mga katiit. So. Masa lang ang nakakapit dito mga katiit. Ayan. Isa itong nilagay lang na bato mga katiit. Isang treasure enclosed mga katiit. Enclosed in rock mga katiit. Punta natin dito sa malayo mga katiit para maklaro natin ano ang kanyang ugis. Ah, ayun mga katiit. Para siyang isda mga katiit. Na nakatingin. Yun yung isang mata niya mga katiit. Tapos ito pang isang mata niya mga katiit. Tapos ang bibig niya parang ito mga katiit. Or ito. Yung guhit na yan mga katiit. Straight lang natin yan. Tapos baka doon tayo dadalhin sa treasure mga katiit. Yung guhit na yan. Dyan sundin natin, tapos dito daan, tapos dyan ang treasure mga katiit. Yang may nakatakip na bato na yan mga katiit. Yan mga katiit, so sayang nakatakip na merong malaking bato na nilagay. Ayan o. Tapos ang nakakapit lamang niya ay isang masa mga katiit. Positive talaga mga katiit. Yung nasa gilid palang daan niya mga katiit na marker. Yun yung positive na ano mga katiit na marker. Yung triangulation mga katiit sa yung positive mga katiit. Kasi pag naghanap ka ng treasure mga katiit tapos may makikita kang triangulation tulad nito, yan ito pala mga katiit, wala pala doon ang treasure kasi andito yung taas, mataas niyang guhit mga katiit. Ayan, pointing down, tapos andito yung mataas na guhit. Ito yung nagtuturo na andoon ang treasure mga katiit kasi ito yung mataas na guhit na nakapag-attract sa atin na andoon yung treasure. Kasi ito lang ang mataas na guhit mga katiit eh. Kasi ito, same side lang na hindi mahaba mga katiit. Ito yung mahaba. Kaya andoon yung treasure mga katiit. Positive mga katiit na dito talaga ang treasure. Straight lang natin yung triangulation. Tapos dito, ayan mga katiit. Andito ang treasure mga katiit. Treasure enclosed. Pag nag tanggal tayo nito mga katiit ay gagamitan natin to ng maso.
Ayan ang katiits, oh. Meron din namang chemical ng bato, mga katiits. Kaso, andoon pa sa ating financier, mga katiits. Ayan, mga katiits, oh. Meron tayong pangbasag ng bato, mga katiits, na madali lang. Hindi ka magpupukpuk na mga, aw, mag, hindi ka na maano, mga katiits. Matutunaw yung bato, tapos tatanggal, mga katiits. Hindi ka na magsusunog, mga katiits. At ayun, mga katiits, madali lang pag may chemical ka, mga katiits, na pambasag ng bato. Ayan, mga katito, para siyang isda, mga katiit. Tapos dito sa gilid, ayan, parang takip lang yan, mga katito. Yan, parang takip lang ito. Pag natanggal yan, mga katiit, ay possible nilagyan yan sa itaas, mga katiit. Lagyan ng butas dyan. Yan, mga katito. Para talaga siyang, para siyang may, para talaga siyang isda, mga katito. Mata, tapos mata, bibig. Kung sa, pa, at kung sa tao pa, mga katito, parang third eye niya, mga katito. Ito, mga katito. Or pareho ng isang cyclop, mga katiit, cyclop na isa lang ang mata, mga katiit. Ayan, mga katiit, so ang cyclop, mga katiit, ay isa lang ang mata niya, mga katiit. Para siyang cyclop, mga katiit, na may mata sa kanyang noo, na isa lang, parang third eye, mga katiit. Yan yung nakaka panghinala sa atin, nakakapang dani na kakaiba, na at halo din siya, mga katiits, no? Ito yung possible na nilagyan nila, mga katiits. Ito yung number one. Susubukan natin tong tanggalin, hindi muna tayo maghukay, kasi ito yung positive digging out, positive number one na may laman, mga katiits, eh. Hindi muna tayo maghukay, kasi possible andito na pressure, mga katiits. Ayan ang katiits, oh. Hindi tayo maghukay basta-basta. Ito ang possible talaga, mga katiits, andito ang pressure sa lalim. Tinanggal nila to noon, tapos tinunaw sa lalim. Kung sa maliliit nga ang mga bato, mga katiits, ay nakakapagbutas sila dito hanggang doon likod. Nakakapagtaka, mga katiits, ano? Ito pa kayang may malaking butas o bato dito, tapos binutasan nila doon sa loob, or nilagyan ng gold bar na isa or dalawa, ah, hindi na makaklaro, mga katiits. Tapos binalik nila tong takip na bato, tapos nilagyan ng masa para hindi matanggal, mga katiits. Kaya nila nilagay ito sa mga malalaking bato, mga katiits, para pag naghanap sila, is madali nilang makikita, mga katiits, pag binalikan nila. Hindi din ito tangay ng baha, mga katiits, kasi napakalaking bato, tapos doon yung creek. Dalawang creek to, mga katiits, isang creek doon, tapos dito. Dito ang malaking bato. Number one, digging spot natin. Number one,
treasure spot natin, mga katiits. Isang treasure enclosed. Ayan. At dito sa likod, may V doon. At dito din siya nakaturo. Para ding pointer to, mga katiits, itong bato na to. Possible, ginawa tong pointer para madali tayo papunta doon. Wala naman ditong kaiba. Yun lang, bato na yun. At ito yung number one natin. Hindi tayo titingin sa iba pag may treasure spot na tayo nakikita na halo, na may takip at may masa sa gilid. Ito yung treasure spot natin, number one. Ito yung ating tatanggalin, mga katiits. Yun lang, mga katiits. Maraming salamat sa inyong panonood. At God bless us all, mga katiits.